isa sa pinakamagandang ibon na makikita mo sa kalangitan, and para makakita ka nito, kailangan mong pumunta sa rainforest ng Latin America, malayo sa buhay sa syudad. Meron na din ito sa mga zoos or aviary. I think meron ito sa ocean park if I'm not mistaken. Iba-iba ang kulay ng mga macaws. Merong bright yellow, blue, orange, red, at madami pang iba. They can live for about 35 years in the wild and as long as 50 if they're kept as pets or at the zoo. Merong blue and gold macaw na nabuhay daw ng 112 years. These birds are very social and they love to walk and fly in groups na talaga namang napakagandang pagmasdan kung ikaw ay saswertehin na makakita ng mga ito. Swan. Alright, ibon naman ang pag-usapan natin mga katuklas. Alam kong familiar kayo dito dahil para sa iba, ang swan ay simbolo ng kagandahan. Ang kanilang mahabang leeg at magagandang mga feathers ay talaga namang nakaka-enjoy pagmasdan. These animals live on land and water and they have no patience for any intruders who might come near their space. Lalo na kung meron silang mga supling. Magaganda ang mga swans kung titingnan pero they will attack you kapag nakita nilang ikaw ay threat sa kanila. Ang mga swan ay simbolo din ng pag-ibig dahil sa kanilang pagiging loyal sa kanilang partners na tumatagal habang sila ay nabubuhay. Glass-winged butterfly. Itong maliit na hayop sa ating list, also known as Greta Otto, ay isa sa mga pinaka-strange na paru-paro sa mundo. Ang mga paru-paro ay tiyak na maganda, pero ang isang ito ay kakaiba dahil sa kanyang kakaibang pakpak. Gaya nga ng kanyang pangalan, ang mga pakpak nito ay transparent na parang salamin. Dahil dito ay nakaka-blend siya sa kanyang paligid, kumbaga ay para siyang chameleon na nagka-camouflage para maiwasan ang mga predators. Ang mga paru-parong ito ay matatagpuan sa Mexico and Central America, kaya pag nakapag-travel kayo doon, make sure to take a photo and post nyo dito sa page natin. Dolphins. Ang mga dolphins ay matatalino, laging nakangiti, at mga mahusay na swimmers. Ang magagandang hayop na ito ay simbolo ng kalayaan at kaligayahan. May mga videos na nagpapakita na ang mga dolphins ay nakapagligtas na ng mga tao laban sa mga pating. Ang mga hayop na ito ay loyal at walang takot at madami rin ang kanilang uri na marahil ay hindi mo pa alam. For example, alam mo ba ang tungkol sa mga pink dolphins? They look like the regular dolphins pero pink sila. Wow, di ba? Sila ay naninirahan sa mga river rather than the ocean. Madami ding mga kwento tungkol sa mga pink dolphins. Ang mga taong naninirahan sa Amazon ay sinasabi na ang mga pink dolphins ay nagkakatawang tao para mang-akit ng mga lalaki or babae tuwing gabi at bumabalik naman sa anyong dolphin paglitaw ng araw. Most of them have been spotted in South America and of course, the Amazon River. Hindi sila bumabiyahe ng maramihan. Madalas ay dalawa o tatlo lamang. Sabi nila, napapagaan daw ng mga dolphins ang mood ng tao just by watching and interacting with them. White Bengal Tiger. Ang tigre ay simbolo ng strength at greatness. And this one, the Bengal Tiger, ay isa sa pinakamagandang uri ng kanilang lahi. Talaga namang nakakasindak ang kanilang aura, pero nakakamangha din ang kanilang dating, lalo na ang White Bengal Tigers. Sinasabing sila ay mula sa genetic mutations that makes them mysterious and rare. It is estimated that there are only 12 white tigers in the wild at sila ay nasa India, pero meron daw 200 in captivity. Kokonti lamang sila. Super rare, kumbaga. Kaya napakaswerte mo kung makakakita ka nito in person.
Frisian Horse. Ang mga kabayo ay isa sa mga pinaka-eleganteng hayop sa mundo. Ang kanilang buhok, ang kanilang paglalakad, at ang kanilang tindig ay sobrang astig. Iba-iba ang breed ng mga ito, pero ang nasa video natin today ay ang Frisian Horse, na galing pa sa bansang Netherlands. These are also one of the oldest domesticated horses in the world. Ang kanilang lahi ay galing sa breed na the Tarpon, considered as the wildest horse to ever exist. Pero tila naubos na ang mga lahi nito dahil sa mga human hunters. Buti na lamang at may mga Frisian horse na very elegant and proud descendant ng mga Tarpon. While ang ibang breed ng kabayo ay may ibang kulay, ang Frisian horse ay may iisang kulay lamang. Poison dart frog. Ang palarang ito ay nakamamatay. In fact, it's one of the most dangerous animals in the world. Pero isa din sila sa pinakamagagandang hayop sa mundo. Sila ay may iba-ibang kulay. Merong pula, asul, berde, and meron ding ginto. Pero ito din ang pinaka-poisono sa lahat. Most of the time, ang mga hayop na may matingkad na kulay ay nagsasabing delikado ito. Ang mga palatang ito ay may sapat na lason para pumatay ng 10 tao. Ang mga hayop na minamalas na makakain ng mga palatang ito ay napaparalisa at namamatay. Kaya, huwag na sana nating tangkain pang mag-discover ng mga bagong pagkain. Just a simple touch can send you to the hospital. Kaya sa malayuan na lang natin i-appreciate ang ganda ng mga froglets na ito. Peacocks. Ang mga berde at asul na feathers at ang napaka-eleganteng lakan. Huwag na kayong magtaka kung kasama sila sa list natin today. The peacock is one of the most beautiful animals in the world. Meron silang mahahaba at napakadaming feather sa kanilang buntot na kapag nakaspread ay makikita mo ang napakadandang disenyo na may iba't ibang kulay. Ang mga peahens or ang mga babae ay pumipili ng mga lalaki base sa kung gaano kalaki at colorful ang mga buntot nito. Kaya ang mga lalaki ay talaga namang nagpapakita ng gilas lalo na pag mating season. May tatlong uri ng peacock. One is the blue peacock na naninirahan sa India and Sri Lanka. Ang isa naman ay ang green peacock sa Java, Indonesia and Burma. At ang less common ay ang Congo peacock na matatagpuan sa rainforest ng African continent. Meron ding albino version ng mga peacock. Astig, di ba? Mandarin fish. Ang dagat ay tahanan ng mga creatures na karamihan ay hindi pa natin kilala. Isa na dito ay ang mandarin fish. A fish with majestic colors and also isa sa mga pinakahanap-hanap ng mga underwater photographers. Ang mga istang ito ay tila may sariling ilaw dahil makikita mo sila kahit sa madilim na parte ng dagat. Mas gusto din nilang lumayo sa ibang creatures at usually sa gabi lang sila lumalabas. Ang itsura ng mga isdang ito ay parang mga Chinese dragons, kaya sila tinawag na mandarin fish. Kung marunong ka scuba diving, try mong makaspat ng isa sa mga isdang ito. May iba't ibang uri din ng mandarin fish. White lion. White lion is a very rare type of lion. Hindi sila albinos, and ang kanilang kulay ay galing sa recessive gene, and their color does not make them any less powerful than other lions. Ang kanilang balahibo ay may iba-iba ding tone. Merong nagsasabi na pag nagmate ang white lion at ang regular lion ay magiging extinct ang mga puti. Pero ang totoo ay mamanahin ng kanilang cub ang lahi ng puti. Dahil sa kanilang majestic looks, ang mga white lions ay naging popular na zoo attraction around the world. At ang mga zoo ay nakatulong para maging ligtas ang mga amazing animals na ito. Wala nang nakitang white lion sa wild sa matagal na panahon.